Aaron, ano ba? Saan ako tinirang pagkain yan? Bakit ikaw ang kumakain? Walang nagawa si Aaron nang agawin ng kanyang tiya Feli ang pagkaing nakita niya sa lamesa. Gutom na ang 12 anyos na batang si Aaron. Wala pang laman ang kanyang tiyan mula kagabi. Hinang-hina na nga siya nang pumasok sa school kanina. Pero, Tita Feli, gutom na po talaga ako. Masakit na po ang tiyan ko. Saad ni Aaron sa tiyahin. Tumaas ang isang kilay nito. Abay, wala akong pakialam. Itong mga pagkain dito, para lang sa mga anak ko. Hindi ka kasama sa budget. Tumunog na ang kanyang sikmura. Pero tita, nagpapadala naman po sa inyo si nanay ah. Nanlaki ang mga mata nito. Anong nagpapadala? Hoy, nung una yon, pumayag akong ihabilin ka rito ni Isme dahil sinabi niyang susustentuhan ka naman. Pero anak ng pating, 5 buwan nang lumipas, hindi na nagparamdam yung magaling mong nanay. Ano nang nangyari? Lumubog na bilang kasambahay sa syudad? Baka kung ano nang ginawa nun doon, nakalimutan ka na rito. Wala nang pakialam yun sa'yo, pero mas lalo naman ako walang pakialam sa'yo. Kung hindi lang dahil sa asawa ko, hindi na kita tatanggapin dito. Pinalayas na kita. Kumunot ang noo ni Aaron. Bakit ninyo po ako gustong palayasin? Bahay naman po namin to ni nanay ah. Kinatongan siya ng kanyang tita. Anong bahay ninyo? Hoy, bahay din to ng asawa kong si Teddy, na kapatid ng nanay mong sa Esme. Kaya may karapatan din kami dito, ano? Hindi na muling sumagot si Aaron. Sa batang isip niya lamang ng mga oras na yon, tanging kumakalam na sikmura ang kanyang problema. Gutom na talaga siya. Nagbihis na lang si Aaron, siya na rin ang naglaba ng sarili niyang uniform. Wala naman ang kanyang nanay na si Esme para maglaba para sa kanya. Lumabas si Aaron sa bahay. Hindi niya alam kung saan maghahanap ng pagkain. Hanggang may nakita siyang nagbebenta ng sampagita malapit sa simbahan. Lumapit agad siya sa bata. San ka kumukuha ng pangbenta? Sumagot naman ito. Kay Ate Giray, 10 piso kong binibenta to. Tapos, do sa akin bawat sampagita na mabibenta ko. Gusto ko ring magtinda. Pwede mo ba akong samahan doon? Tanong niya sa bata. Tumango naman ito. Sige, pero ako nang lalapit ha. Masama kasing ugali ni Ate Giray. Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya rito. Budoy, sabi pa nito. Sinamahan na nga si Aaron si Budoy. Katulad ng sinabi nito kanina, masungit nga si Ate Giray. Gayunpaman, nabigyan pa rin siya ng mga sampagita na pwede niyang itinda. Ate, bili na po kayo. Saad niya sa mga dumaraan sa simbahan. Unang beses niya palang magtinda ng ganoon, pero sa awa ng Diyos, nakaubos siya ng paninda. Ang kinita niya sa araw na yon, binili niya ng 1 mangkok ng lugaw. Sabay silang kumain ni Budoy na ganun din ang hapunan. Bumili rin sila ng 1 itlog at hati na sila roon. Bakit ka nagtitinda? Mukha kang mas malinis sa akin. Sabi ni Budoy sa kanya. Hindi ako pakainin ni Tita Feli sa amin eh. Sumubo pa siyang muli ng lugaw. Iniwan ako ni nanay sa kanila. Nasa Maynila siya. Namamasukan bilang kasambahay. Pero hindi na nagparamdam. Hindi ko ulit nakakausap ang nanay ko. Ikaw, bakit ka nagtitinda ng sampagita? Pumapasok ka rin ba sa school? Umiling si Budoy. Iniwan ako ng tatay ko. Sa kalsada ako nakatira. Bumaha agad ang awa sa dibdib ni Aaron. Kung hindi masamang ugali ni Tita Feli, isasama kita sa bahay. Kaso masakit magsalita yun, lalo na kapag wala si Tito Teddy. Napangiti naman si Budoy. Ayos lang yun, Aaron. Sanay naman ako sa kalsada. Simula ng araw na yon, nagkaroon ng bagong kaibigan sa Aaron. Bakasyon na rin naman, kaya mas madalas na siyang nagtitinda sa simbahan ng sampagita. Maliit man ang kanyang kinikita, ayos lamang sa kanya iyon. Ang mahalaga, may maibili siya ng panglaman sa sikmura. Nahihiya na rin kasi siyang makiagaw ng pagkain sa mga pinsan niya sa bahay. Ano ba naman, Teddy? Bakit ito lang? Kulang to. Tumaas ang konsumo natin sa kuryente. Isang gabi ay reklamo ng kanyang tita Feli sa kanyang tiyuhin. Napakamot sa batok si Teddy. Eh, sayan lang ang kinita ko sa pamamasada. Hayaan mo't didelhen siya ako. Gagawa ko ng paraan. Napatingin sa kanya si Feli. Hoy, Aaron! Bakit ngayon ka lang umuwi? Ang mga hugasin mo tambak na. Layas ka ng layas.
wala nang ang dulot na maganda yung nanay mong sa Esme kung ano-ano pang katarantaduhang ginagawa mo. Naiinis na bumaling si Teddy sa asawa. Ano ba naman yan, Feli? Bakit mo pinaguhuga si Aaron? May toka rito sa mga gawaing bahay ang mga anak natin na. Bakit ang pamangkin ko ang pinapakilos mo? Ni hindi mo man lang tinanong kung kumain na ba yung bata. Oh, edi sige. Anong ipapakain mo dyan sa anak ni Esme? Para sa anak na natin yung natitirang pagkain dyan. Hindi pa nga umuuwi yun. Siguradong pagod na sa practice tapos paaabutin mo pang walang pagkain? At ano, ibibigay mo lang sa pamangkin mo? Naiiritang sabi ng kanyang tita. Nagsalita agad sa Aaron. Ayos lang po, tito. Kumain na naman po ako sa labas. Kumunot ang noon nito. Ha? Kumain ka na? Sinong nagpakain sa'yo? Tipid siyang umiti. Ako lang po. Nagbebenta po ako sa harap ng simbahan ng Sampaguita. Kasama ko po si Budoy. Bakit mo ginawa yun? Dapat dito ka lang. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Bata ka pa. Sabi ng kanyang tito. Napairap ang kanyang tita Feli. Pumasok na ito sa loob ng kwarto. Dumiretso naman sa Aaron sa harap ng lababo para maghugas ng mga pinagkainan. Pagpasensyahan mo ng tita Feli mo ha. Ganun talaga ugali niya. Kahit ako, hirap na hirap din akong kunin ang ugali niya paminsan-minsan. Pero mabait naman siya. Sabi pa nito. Tumango naman sa Aaron. Opo, naiintindihan ko naman po. Alam ko pong laging mainit ang ulo ni Tita Feli kapag wala pong pera. Alam ko rin po na kulang ang kinikita niyo para po sa mga pinsan ko. Kaya naiintindihan ko po kung hindi niyo rin po ako mapakain at hindi po ako kasama sa budget ng inyong pamilya. Umiling agad ang kanyang tiyuhin. Anong hindi kasama? Aaron, pamilya kita. Anak ka ni Esme. Hindi ka nga dapat naglalako ng Sampaguita dyan sa harap ng simbahan. Bata ka pa. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Ano na lang ang sasabihin ng kapatid ko? Baka akalain niya na minamaltrato kita. Mahinang tumawa sa Aaron. Hindi niyo naman po ako minamaltrato. Ang bait niyo nga po sa akin, Tito Teddy. Iniintindi ko na lang po talaga si Tita Feli kasi asawa mo po siya. Saka nag-e-enjoy naman po ako sa pagtitinda. Masaya rin po ako kapag nasa harap ng simbahan. Nakilala ko rin po ang kaibigan kong si Budoy. Bumuntong hininga si Teddy. Mabuti naman kung ganun. Basta, kapag nahihirapan ka, tumigil ka ha. Walang pumipilit sa'yo. Kapag sinamaan ka pa ng ugali ng asawa ko, sabihin mo agad sa akin, Aaron. Tumango na lamang siya. Hindi niya naman din ginagawang big deal ang ugali ng kanyang tiyahin. Sanayan na lang talaga siguro. Ganoon na rin naman ito kabunganga sa kanyang mga pinsan. Mas malala lang talaga sa kanyang sinasabi nito dahil hindi naman siya anak. Ano ba naman kasing nangyari dyan sa nanay mo? 5 buwan ko nang hindi makontak. Sana man lang magparamdam na yon. Imposible to eh. Hindi kanya matitiis ng ganito katagal. Sabi pa ni Teddy. Kinagat ni Aaron ang kanyang pang-ibabang labi. Hindi pa rin po tumatawag si nanay. Umiling naman ito. Hindi pa nga eh. Wala akong balita. Baka may masama nang nangyari doon. Mabuti na lang meron akong address dito. Hayaan mo. Sa susunod na buwan, dedelhensya ko ng pamasahe. Pupuntahan ko na yung kapatid ko na yon para hindi yung napapabayaan ka na rito. Napangiti si Aaron. Salamat po, Tito. Nag-aalala na rin po talaga ako kay nanay. Miss na miss ko na rin po siya. Gusto ko po siyang makita. Kapag nakita mo po si nanay, ikumusta mo na lang po ako ha. Siguradong miss na miss ka na ni Esme. Huwag kang mag-alala, Aaron. Siguradong makakasama mo rin ang iyong ina. Nabuhay tuloy ang pag-asa kay Aaron. Yun lang naman ang kanyang gusto. Nais niyang malaman ang kalagayan ng kanyang ina. Gayunpaman, ang pag-asang pinanatili sa kanyang dibdib, mabilis ding inagaw. Anong sabi mo? Talagang may bala ka pang puntahan sa Esme sa pinagtatrabahuhan niya? Sayang sa pamasahe, Teddy. Gagastos ka lang. Wala kang mang mapapala doon. Saad naman ni Feli. Nangatwiran agad ang kanyang tiyuhin. Anong walang mapapala? Kapatid ko ang pupuntahan ko. Normal lang na mag-alala ako dahil hindi naman siya ganyan. Hindi naman niya papabayaan ang ganyan sa iro ng basta-basta. Napailing si Feli. Naiintindihan ko naman yung pag-aalala mo dyan kay Esme. Pero Teddy naman, maging bukas naman yung utak mo kahit minsan. Baka walang patunguhan ang mga pag-iisip niyo ng ganyan. Paano kung sinadya naman talaga ni Esme na hindi na tumawag dito, na kumustahin ang anak niya?
Baka may nakilala na yun doon at ginawa na siyang asawa. Baka may bagong pamilya ng babaeng yun. Pinandilatan ni Teddy ng mga matang asawa nito. Tumahimik ka nga dyan. Baka marinig ka na Aaron. Pero narinig niya pa rin iyon. Wala naman siyang maintindihan sa mga sinabi ng kanyang Tita Feli, pero ang malamang baka may ibang pamilya na si Esme doon, sapat na para lamunin siya ng kalungkutan. Baka nga tama ang tita niya na kinalimutan na siya ng sariling ina. Simula nang marinig ni Aaron iyon, hindi na mawala sa kanyang isipan ang mga posibilidad. Palagi niyang inaalala ang kanyang ina, subalit paano kung siya naman ang hindi inaalala nito? Ang dami niya palaging tanong sa sarili. Aaron, may mga magulang talagang pinapabayaan ng anak. Tingnan mo ako, pinabayaan lang ako ng magulang ko. Sabi ni Budoy na parang normal na lang ang pabayaan ng magulang. Umiling sa Aaron. Ayokong maniwala kay Tita Feli, mahal na mahal ako ni nanay. Hindi niya ako pababayaan. Kumagat sa tinapay si Budoy. Pero paano nga kung pinabayaan ka niya? Kung wala na siyang pakialam sa'yo. Napabuntong hininga na lamang sa Aaron. Meron yun, Budoy. Saka sabi naman ni Tito Teddy, pupuntahan niya raw si nanay sa pinagtatrabahuhan niya. Kapag nangyari yun, malalaman namin kung ano talagang nangyari sa kanya. Kung bakit hindi siya nagpapadala ng pera at hindi man lang kami kinukumusta. Kumapit na lamang si Aaron sa mga bagay na kanyang pinaniniwalaan. Yun lang naman kasi ang magagawa niya. Hindi niya yata kayang magalit sa kanyang nanay na si Esme. Ganon din talaga siguro dahil nakatanggap siya ng labis na pagmamahal at pag-aaruga mula sa kanyang ina noong hindi pa ito nagtatrabaho. Maya-maya ay napatingin si Aaron sa mag-inang lumabas ng simbahan. Nagpapabili ang bata sa nanay nito ng ice cream. Tila may tumusok sa kanyang puso. Labis na talaga ang pangungulilan ng kanyang nararamdaman. Gusto kong mag-ipon, Budoy. Mahinang usal niya. Kumunot ang noon nito. Saan mo naman gagamitin? Gusto ko mag-ipon ng madaming pera para hindi na kailangang lumayo sa akin ni nanay. Para hindi niya na kailangang magtrabaho sa malayo. Munting hiling niya. Tumawa naman ang kanyang kaibigan. Parang imposible, pero yun talagang gusto niyang mangyari. Hindi rin naman siya mapapakali hanggang hindi niya nakikita ang kalagayan ng nanay niyang sa Esme. Parang yun ang masigit na kailangan ng tao sa mundong to. Ang Tita Feli ko. Laging mainit ang ulo kapag walang pera. Mas maraming tao ang nag-aaway dahil sa pera. Inosenteng saad ni Aaron. Huminga ng malalim si Budoy. Tama ka. Kapag walang pera, ang liit ng tingin ng mga tao sa atin. Kaya nga kapag lumaki ako, gusto kong yumaman. Ayoko nang magpalaboy-laboy sa kalsada. Tapos kapag mayaman na ako, tutulong ako sa mga nangangailangan. Lagi akong mamimigay ng mga pagkain. Napangiti naman si Aaron. Sa mga katulad ni Budoy, masarap pagmasdang marunong itong mangarap. Kahit salat sa buhay, mas iniisip nito ang kapakanan ng ibang tao kumpara sa sarili. Gayunpaman, ang pangako ni Teddy sa kanya hindi natupad. Lagi na lang kulang ang kinikita nito para sa pamilya. Wala na itong oras para puntahan pa ang kanyang ina. Inintindi na lamang iyon ni Aaron. Wala rin naman siyang magagawa. Pero napupuno rin siya. Kahit anong gawin niyang pag-unawa, hindi niya pa rin mapigilan ang sama ng loob. Ano? Pag-aaralin mo pa yan? Wala nang ang ipinapadala sa Esme para dyan sa batang yan. Reklamo ni Feli sa asawa nito. Bumuntong hininga si Teddy. Libre naman magpaaral. Gamit lang naman ang problema. Saka pamangkin ko yan. Sa akin ibinilin si Aaron. Hindi ko naman pwedeng basta pabayaan ang bata. Pero matindi pa rin ang pagtutol ng kanyang tita. Libre nga ang magpaaral. Pero mag-isip ka nga, Teddy. Marami pang kailangan ang mga bata sa school. Hindi nga natin makompleto ang mga gamit ng mga anak natin. Mga gamit pa kaya ng pamangkin mo? Tumulo ang mga luha ni Aaron. Mas lalo niyang binalot ang sarili sa kanyang kumot. Kung nandun lang ang kanyang inang si Esme, hindi siya iiyak ng ganoon. Wala namang bata ang hindi malulungkot kapag hindi nakapag-aral. Yun lang ang bagay na gustong-gusto niyang gawin. Kahit minsan, kahit sa kanyang ina, hindi siya humiling ng bagong damit, sapatos o laruan. Ang pag-aaral lang ang tangi niyang hinihiling at ngayon mukhang ipagkakait pa yata sa kanya iyon. Bata pa sa Aaron, hindi niya alam kung anong direksyon ang tatahakin.
wala pang sumusuporta sa kanya. Hindi niya pa alam kung anong desisyon ang dapat na gawin. Aaron, pasensya ka na ha. Mahinang saad sa kanya ni Teddy. Pinunasan niyang mga luha. Wala na po ba talagang pag-asang mapuntahan mo po si nanay sa pinagtatrabahuhan niya? Nangilid ang mga luha ng kanyang tiyuhin. Hindi ko pa masabi, pero paulit-ulit ko namang tinatawagan ng nanay mo. Paano po kung may ibang pamilya na nga po siya? Nanghihinang tanong ni Aaron. Umiling naman ito. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mahal ka ng kapatid ko. Hindi ka niya pababayaan. Bumagsak na naman ang kanyang mga luha. Eh ano po itong ginagawa niya? Di ba po pinapabayaan niya po ako ngayon? Walang sinabi si Teddy sa kanya. Niyakap lamang siya nito kahit hindi nito aminin. Alam ni Aaron na ganoon na rin ang iniisip nito. Simula ng gabing yon, tinanggap niya ng katotohanan. Tinanggap niya na rin na hindi siya makakapag-aral sa taong iyon. Bahagya na nga lamang siyang mabuhay, mas mahihirapan siya kung pipilitin niya pang mag-aral. Aaron! Natigilan sa pag-iigib ng tubig sa Aaron nang tawagin siya ng kanyang tito. Bakit po? Napangiti ito. Huwag kang maingay kay Feli ha. May sapat na akong pamasahe para mapuntahan si Isme. Isama na rin kita. Makikita mo ng nanay mo. Nalaki ang mga mata nito. Talaga po? Ginulo nito ang buhok niya. Talaga, maghanda ka na. Matutuwa ang nanay mo kapag nakita ka. Hindi na siya makapaghintay. Nawala lahat ng kanyang pangamba. Ang tanging gusto niya lang mangyari ay pumunta kay Isme at muli itong makita. Pero darating ang isang hamon na mas magpapahirap sa buhay ni Aaron. Nagtutulukan sila ni Budoy. Malakas kasi ang benta ng araw na yon at nag-aasaran sila kung sino ang manlilibre sa kanilang dalawa. Sa huling pagtulak ni Budoy, bumagsak siya sa kalsada. Hindi nila napansin ang isang paparating na sasakyang nawala ng preno. Aaron! Malakas na sigaw ng kanyang tito Teddy na sinundan ng mga sigaw ng tao. Napapikit si Aaron. Akala niya'y mababangga na siya. Pero naramdaman niya ang pagbuhat at paghagi sa kanya. Mas lalong lumakas ang sigaw ng mga tao. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang tiyuhin, nakahandusay ito sa kalsada, nababalot ng pulang likido ang buong katawan at walang malay. Tito Teddy! Tito Teddy! Malakas niyang sigaw. Lalapitan niya sana ito pero pinigilan siya ng mga tao. Huwag mong lalapitan, baka mas lalong lumala ang kondisyon ng tito mo. Hintay natin ang ambulansya. Panay ang pag-iyak ni Aaron. Sobrang trauma ang idinulot sa kanya niyon. Hindi niya kayang makitang nasa ganoong kalagayan ang isang taong nag-aruga sa kanya, bukod sa kanyang ina. Naisugod pa sa ospital ang kanyang tiyuhin, pero dead on arrival na din. Napakabilis ng lahat ng pangyayari. Namalayan na lang ni Aaron, nagluluksa na sila sa pagkawala ng kanyang tito Teddy. Nakikiramay kami sa pagkawala ng asawa mo, Feli. Sabi ng isang taong kararating lang. Abala sa Aaron sa pamimigay ng kape sa mga dumarating sa lamay. Para sa kanya, iyon na ang tanging magagawa niya para sa kanyang tito. Biglang tumayo si Feli nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Tita! Tinapon nito ang mga basong hawak niya. Umalis ka rito! Kasalanan mo kung bakit wala na ngayon ang asawa ko! Malas ka sa buhay ko! Malas kayo ni Esme sa mga buhay namin! Tumulo ang mga luha ni Aaron. Tita, sorry po. Lumayas ka na! Galit na galit nitong sigaw. Lumakas ang pag-iyak ni Aaron nang kaladka rin siya nito palabas. Tita, parang awa niyo na po. Wala po akong ibang mapupuntahan. Tinulak siya ni Feli. Lumayas ka na! Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan! Ang laki ng kasalanan mo sa akin. Yung asawa ko, nawala dahil sa'yo. Salot ka. Bakit kailangan si Teddy pang mawala? Bakit hindi na lang ikaw? Tita! Palahaw niya pa. Sinabunutan siya nito. Huwag na huwag mo akong tatawaging tita. Wala akong pamangkin na katulad mo. Letche ka sa buhay ko. Nawala ng amang mga anak ko. Sa tingin mo, kakayanin ko sila ngayong wala na si Teddy? Hindi lang buhay ng asawa ko ang sinira mo. Pati buhay ko at ng mga pinsan mo. Masakit din naman para kay Aaron na mawala ang kanyang tito.
Kahit di naman siya, sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nawala ito. Kung hindi sila nagharutan ni Budoy ng araw na yon, hindi siya kailangang iligtas ng kanyang tiyuhin. Wala siyang nagawa kundi umalis sa pamamahay na iyon. Hindi niya kakayanin kung mas magagalit pa sa kanya ang kanyang tiyahin. Pakiramdam rin naman ni Aaron na siya ang may kasalanan ng lahat. Ayos lang na dito ka matulog? Tanong sa kanya ni Budoy. Tumango na lamang sa Aaron. Wala rin naman akong ibang matutulugan eh, kaya dito na lang ako. Napailing si Budoy. Grabe naman yung tita mo. Di mo rin naman ginustong ganun ang mangyari sa yung tito. Sabagay, masama naman talagang ugali ng mga kamag-anak. Ganyan din sa akin, kaya palaboy-laboy ako ngayon. Pero hindi ako katulad ng ibang pulubi dyan. Diskarte na lang talaga para may makain araw-araw. Tipid na napangiti si Aaron. Kaya din siguro madali niyang nakapalagayan ng loob si Budoy ay dahil sa klase ng pag-iisip na mayroon ito. Kahit bata pa lang, ang dami ng alam sa buhay. Mulat na ito sa tunay na kalakaran ng mundo. Pati nga siya, nahawa na rin. Yun nga lang, nasasaktan si Aaron sa isang bagay. Nanapilitan lamang itong maging ganoon dahil sa mga pinagdaanan nito sa buhay. Hindi naman ito ang pumili ng ganoong landas. Yun lamang talaga ang ibinigay dito ng mundong marahas. Pero may balak akong gawin, Budoy. Pag-amin ni Aaron sa kaibigan. Napatingin ito sa kanya. Ano namang balak mo? Bago mamatay si Tito Teddy, plano na talaga namin puntahan si Nanay. Gusto kong gawin yon. Alam ko kung nabubuhay si Tito Teddy, gusto niyang hanapin kong aking nanay. Dapat malaman niya rin kung ano nangyari kay Tito. Saad ni Aaron at tiningnan ang address na kanyang hawak. Kumunot ang noon ni Budoy. Paano mo gagawin yon? Eh di ba nasa Maynila siya nagtatrabaho? Malayo yun sa atin. Kahit yata magtinda ka araw-araw ng sampagita, hindi ka makakapag-ipon ng pamasahe papunta ron. Pero kung hahanapin mo ang lugar ng nanay mo, sasama na lang ako. Gusto ko rin kasing may mapuntahang ibang lugar. Napangiti si Aaron. Para siyang nagkaroon ng kapatid sa katauhan ni Budoy. Sobrang bait nito sa lahat ng tao. Kaya minsan, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang buhay nito. Deserve nito ang maayos na tirahan, edukasyon, maayos na pagkain, mga bagay na dapat natatamasa rin ng ibang mga bata. Simula ng gabing iyon, itinuring nilang pamilyang isa't isa. Sila ang naging magkakampi sa bawat pagsubok sa kanilang mga buhay. Kung ano-anong mga nilalako nilang paninda, nagtsatsaga sa kaunting porsyentong binibigay sa kanila. Pareho nilang naging mithiin ang makapag-ipon para makapunta sa kanyang nanay na si Esme. Alam mo, kapag nakita na natin si nanay, sasabihin ko sa kanyang ampunin ka na lang niya para may nanay ka na rin at kapatid mo ko. Nakangiting sabi ni Aaron. Talaga? Bulalas pa ni Budoy habang may lamang tinapay sa bibig. Tumango siya kaagad. Oo, mabait yung si nanay katulad ni Tito Teddy. Kapag kasama na natin ang nanay ko, pipilitin ko siyang ampunin kanya. Kung hindi niya tayo kayang pag-aralin, sasabihin ko sa kanya, hati tayo sa baon at pagkain. Sa gamit naman, pag-ipunan natin, magtinda tayo ng sampagita at mga tinapay. Nakangiti si Budoy, pero bumagsak ang mga luha nito. Talaga? Gagawin mo yon? Hindi ka magtatampo kahit magiging kahati mo ako sa lahat ng bagay? Mahinang tumawa si Aaron. Bakit naman ako magtatampo? Sobrang bait mo para maingkit at magtampo pa ako sa'yo. Pinunasan ni Budoy ang mga luha. Sana makita na natin ang nanay mo. Excited na akong magkaroon ng pamilya. Napangiti si Aaron. Nakita niya ang ningning sa mga mata ni Budoy. Kung pwede na lang silang lumipad papuntang Maynila para makita niya agad si Esme, ginawa niya na. Isang gabi natutulog sila sa harap ng simbahan, nakalatag ang isang karton, bigla na lang silang pinagbabato ng kung ano-ano ng mga binatilyo. Hoy, umalis kayo dyan! Teritoryo namin yan! Ginising pa siya ng isang binatilyo. Kumunot ang noon ni Aaron, sasagot pa sana siya, pero hinila na siya ni Budoy paalis. Bakit tayo umalis? Nauna tayo rin na! Sabi pa ni Aaron. Umiling lang si Budoy. Huwag ka na lang lumaban! Mga siga ang mga yan. Nabugbog na nila ako minsan kaya hindi na ako lumaban. Dito na lang tayo. Itong karton mo, ilatag mo na. Matulog na lang tayo ulit. Walang nagawa sa Aaron kundi ang sundin ang sinabi nito at humiga na rin. Yun nga lang, hindi na siya makabalik sa pagtulog.
Ang hirap pala talaga ng walang tirahan na, no? Laging mayahabol sa ating kapahamakan. Mabuti at nakaya mo araw-araw nun, sambit ni Aaron. Iminulat ni Budoy ang mga mata. Wala naman akong pagpipilian. Matagal ko na rin tanggap na ganito talaga ang buhay ko. Tinignan ni Aaron ang mga bituin sa langit. Maabot din natin ang mga pangarap natin, Budoy. Sabay tayong magkakaroon ng sarili nating bahay. Magkakaroon tayo ng sarili nating lugar na walang sino mang tao ang may karapatang paalisin tayo. Tumawa si Budoy. Ang dami mong pangarap. Parang ang hirap abutin lahat. Natawa na lang din siya. Sabi ni Nanay, libre naman daw ang mangarap eh. Kaya dinadamihan ko na. Wala na kayang libre sa panahong to. Lahat na lang. Dapat paghirapan. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy sila sa kanilang mga buhay. Ganoon palagi ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung sapat na ba ang naipon nila. Gayunpaman, alam nila na may pag-usad. Labis din ang pagtitipid na ginagawa nila. Tinapay at palamig lang palagi ang kinakain para hindi magastos. Kapag gusto nila ng kanin, naghahati pa sila at humihingi na lang ng sabaw sa karinderya. Aaron, halika! Isang tanghali ay nag-aaya sa kanya si Budoy. Nagpapaypay si Aaron sa sarili. Wait lang, ang init. Mamaya na tayo magtinda. Pawis na ako. Ang baho na nga natin. Maiinitan pa tayo ng ganito. Tumawa si Budoy. Kaya nga, magpapalamig tayo. Tara na! Namalayan na lang ni Aaron na nagtatampisaw sila sa isang maliit na paliguan kung saan galing sa balon ng tubig. Maraming naliligong mga bata. 10 piso lamang kasi ang entrance. Nang araw na yon, hindi nila inisip na kailangan nilang kumita ng pera. Para lang silang mga bata na simpleng nagsasaya. Walang problemang hinaharap, puro saya lang ang mayroon sila. Grabe ang saya-saya, ngayon lang ulit ako nakapag-swimming ng ganun. Tuwang-tuwang sabi ni Aaron, habang nagpapatuyo sila ng damit na nilabhan nila. Napangiti si Budoy. Sabi ko naman sa'yo eh, di ba? Eh di, okay ka na, mabango na ulit tayo, mga pogi na. Natatawang tumango si Aaron. Mas mabait pa kaysa sa mga pinsan niya si Budoy. Kahit minsan, hindi siya sinamaan nito ng ugali. Sa muling paglingon niya kay Budoy, umawang ang kanyang bibig sa gulat. Dumudugo ang ilong nito. Pinunasan naman iyon ng kanyang kaibigan na parang wala lang. Budoy, dumudugo ang ilong mo. Pumunta na tayong ospital. Saad ni Aaron at pilit itong hinihila. Umiling si Budoy. Ano ka ba? Ayos lang to. Dahil lang sa init, okay lang ako. Saka kapag pumunta tayo sa ospital, hindi naman tayo tatanggapin ng mga tao ron. Mga pulubi tayo at walang pera. Umupo siyang muli. Pero nag-aalala ako sa'yo, hindi naman normal na dumudugo ang ilong mo ah. Pero nakuha pang umiti ni Budoy. Ayos nga lang ako, mabuti pa, tara na, magtinda na nga ulit tayo. Hindi matanggal kay Aaron ang pag-aalala. Ayaw niyang may mangyaring masama sa taong malapit sa kanya. Nagkaroon na siya ng trauma sa nangyari sa kanyang tiyuhin. Ayaw niyang mangyari ulit iyon. Gayunpaman, masigla na naman ulit sa mga sumunod na araw si Budoy. Nawala na ang kanyang pag-aalala, pero palagi niya rin itong tinitingnan. Mahalaga sa kanya si Budoy. Ito ang naging sandalan at kanyang gabay ng mga panahong hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi ka marunong magbasa? Tadong niya rito nang makita itong hirap na nakatingin sa mga letra. Umiling agad ito. Kahit isang beses, hindi pa ako nakakapasok sa school, Aaron. Simula nang malaman niya yon, binawasan niyang ipon nila. Bumili si Aaron ng abakada. Gusto niyang turuan si Budoy para hindi na ito mahirapan kapag pumasok na sa eskwelahan. Ha? Binawasan mo ang ipon natin? Dapat hindi ka na bumili. Ayos lang naman kahit hindi ako marunong magbasa. Magaling naman ako magkwenta ng pera. Sabi pa nito. Umiling agad si Aaron. Anong hindi? Mahalaga sa bawat tao na dapat marunong magbasa. Mas magandang lumaki tayong hindi mga mangmang para hindi tayo maabuso ng mga taong mapagsamantala. Saka mura lang naman to. Tuturuan na rin kitang magsulat. Tinuruan niya na nga si Budoy. Medyo nahihirapan ito pero nagsisikap na magmatuto. Kahit nagtitinda sila, naririnig niyang kumakanta ito ng nursery rhymes na kanyang itinuro. Ang galing mo na talagang magbasa, sana next time, sa pagsusulat ka naman bibilis. Nakangiting sabi ni Aaron, may kislap ng ningning sa mga mata ni Budoy. Kapag pumasok ako, nakakahiya ko, magsisimula pa lang ako. Ang laki ko na. Ikaw, kapag pumasok ka na, high school ka na,
tinapit niyang balikat nito. Ano ka ba? Ayos lang yan. Ang mahalaga, mag-aral ka na. Masaya yun, di ba? Salamat sa pagtitsagang turuan ako. Pakiramdam ko may nagawa akong maganda sa mundo nang makilala kita. Sana makita mo ng nanay mo. Kumunot ang noo ni Aaron. Bakit ako lang? Siyempre, kasama ka ron. Nakikita natin ang ating nanay. Tumulo ang isang butil na luha mula kay Budoy. Naghanda na lang sila para sa pagtulog. Kaya lang, kumunot ang kanyang noo nang makita ang mga pasa nito sa katawan. Tiningnan niya ang kanyang kaibigan. Pero mukhang hindi naman ito iniinda iyon. Bakas pa nga ang saya sa mukha nito. Hanggang dumating ng araw na malaki na ang naipon nilang pera. Isa na lang ang kanilang problema. Hindi nila alam kung papaano pupunta ng Maynila. Aaron! Malakas na sigaw ni Budoy. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit? May nakausap ako. May truck ng gulay papuntang Maynila. Pwede tayong sumabay sa kanila. Pumayag na sila. Sabi pa nito. Nanlaki ang mga mata ni Aaron. Talaga? Halika na! Tumakbo sila papuntang truck ng mga gulay. Hindi sila pwedeng sumakay sa harap dahil may kasama pa ito. Kaya sa likod, kasama ang mga gulay na lang sila sumakay. Nang umandar na ang truck, tuwang-tuwa silang pareho ni Budoy. Ine-enjoy lang nila ang mga nadaraanan. Ni hindi nila iniisip ang haharapin sa bagong syudad na pupuntahan. Ano yung sinusulat mo? Tanong ni Aaron. Iniwas agad ni Budoy ang papel nito. Wala! Huwag kang ang chismoso! Inasar niya naman ito. Sus, kapag mabilis ka na magsulat, pwede ka nang gumawa ng love letter sa magiging crush mo. Sa ngayon, sanayin mo muna ang sarili mong magsulat. Tingnan mo nga oh, nanginginig pa ang kamay mo habang hawak niyang lapis. Hinawakan ni Budoy ang sariling kamay. Wala to, pasmado lang. Saka huwag kang mag-alala, kung may isusulat man ako, ikaw ang unang makakabasa. Ang galing mo kayang magturo. Malayo ang kanilang pinanggalingan, kaya matagal ang biyahe papuntang Maynila. Wala silang ibang ginawa ni Budoy kundi mag-usap. Kapag nakita mo si Nanay Isme, ipakilala mo ako ha? Nakangiti si Budoy kahit nakapikit. Tumango naman sa Aaron. Siyempre naman, para sa akin, kapatid na kita Budoy. Nanghihinang tumawa ang kanyang kaibigan. Salamat sa pagturing mo sa aking pamilya. Hinding-hindi kita makakalimutan, Aaron. Tumawa rin siya. Hindi mo talaga ako makakalimutan kasi sabay nating aabutin ang mga pangarap natin. Mararanasan mo rin kung paano magkaroon ng nanay. Uuwing may tahanan at magkakaroon ng mga taong magmamahal sa'yo ng totoo. Sa lahat ng yon, kasama mo ako palagi. Hindi ito sumagot. Pagod lamang itong umiti. Maya-maya ay umulan. Nataranta silang dalawa. Naghahanap siya ng pwede nilang pandong pero mas abala si Budoy sa paglagay ng isang papel sa plastic. Ano ba yan, Budoy? Inuna mo pa yan. Reklamo nito. Nilagay nito sa lumang bagang papel. Huwag kang ang umapela dyan. Mahalaga to. Pinaghirapan kong nakasulat dito. Tumigil na rin naman ang truck. Nilagyan ng driver ng trapal para hindi sila mabasa pati na rin ang mga gulay. Tawa tuloy sila ng tawa dahil madilim sa loob. Ilang sandali pa, nakatulog na lang sa Aaron. Nagising lang siya ng kalampagin ng driver ng truck. Nahirapan siyang imulat ang mga mata niya dahil sa liwanag. Nang makita niya ng paligid, hindi niya makita si Budoy. Nakasabit sa leeg niya ang bag nito, pero wala ito roon. Nasaan po si Budoy? Tanong niya sa driver. Nagkibit-balikat naman ito. Hindi ko rin alam. Baka bumaba na kanina. Bumaba ka na. Nasa Maynila na tayo. Wala siyang nagawa kundi ang bumaba. Bumungad sa kanya ang mataong palengke. Gusto niyang hanapin si Budoy, pero hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Nag-aalala siyang baka naiwan ito kung saan man tumigil ang truck. Budoy! Malakas niyang tawag. Nangingilid ang mga luha ni Aaron. Hindi niya ito pwedeng iwan. Kasama niya ito sa umpisa. Hindi niya pwedeng iwan na lang ang kanyang kaibigan. Tiningnan niya ang bag nito. Nandun lahat ang perang pinaghirapan nilang ipunin pareho. Kumunot ang noon ni Aaron nang makita ang naka-plastic na papel. Mabilis niya yung binuksan at binasa. Wala pa sa lingon niya ang mga salita at halatang hindi pa sanay. Pero pinilit pa rin magsulat. Aaron, pasensya ka na kung iiwan kita. Ayokong maging pabigat sa'yo. Hindi ko alam kung anong sakit ko pero nararamdaman kong meron. At alam ko rin na malapit na akong mawala sa mundo. Huwag mo na akong hanapin. Magiging maayos lang ako. Kaya sana
Mahanap mo ng nanay mo. E kwento mo na lang ako sa kanya. Ipapanalangin ko kayo palagi na muli kayong magkita ng nanay mo. Salamat at naging kaibigan kita. Salamat dahil naisip mong gawin akong pamilya. Lagi kang nasa puso ko, Aaron. Hindi kita tunay na kapatid pero para sa akin, ikaw ang pinakamagandang regalong binigay sa akin ng Diyos. Salamat sa lahat ng alaalang babaunin ko. Nagmamahal, Budoy. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Aaron. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Gusto niyang harapin ang kanyang kaibigan pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Budoy, para ka namang baliw eh. Bakit binigay mo sa akin lahat ng pera mo? Anong natira sa'yo? Saan ka na ngayon? Umiiyak niyang sabi habang nanginginig na hawak ang sulat. Tiningnan niya ang bawat letra. Iniisip niya kung paano hirap na isulat yun ni Budoy kahit nanghihina na ito. Ni hindi niya man lang napansin ang kalagayan ng kaibigan. Buong araw siyang hindi makakilos. Hindi niya alam kung paano ulit magsisimula. Hindi niya matanggap kung bakit kailangan pang mawala sa piling niya ang mga taong mas deserve pang mabuhay ng matagal. Pumasok sa Aaron sa unang simbahang nadaanan. Lumuhod siya sa Diyos. Hinihiling ang kaligtasan ni Budoy. Umiiyak na nakikiusap sa Aaron. Kayo na po ang bahala kay Budoy. Sobrang buti niya pong bata. Ni minsan, hindi ko siya narinig na magreklamo kahit sobrang hirap niya na po sa buhay. Ang bilis niya rin pong tumulong sa kapwa niya kahit wala nang matira sa sarili niya. Pakiusap po, huwag niyo pong pababayaan ang kaibigan ko kung nasaan man po siya ngayon. Nang bahagya siyang kumalma, nagpatuloy si Aaron sa paghahanap sa nanay niyang si Esme. Nagtanong-tanong siya sa mga tao kung saan sasakay papunta sa village na iyon. Sumakay siya sa bus ng mag-isa. Muntik pa siyang matumba. Habang umaandar ang bus, hindi niya magawang ma-appreciate ang lugar na bago sa kanyang paningin. Wala siyang ibang maisip kundi ang kaibigang si Budoy. Ipinangako niya sa sarili na pagkatapos niyang mahanap si Esme, ito naman ang hahanapin niya. Pagkababa niya sa bus, kulang ng pera niya. Pero pakiramdam niya malapit na siya. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada nang may humarang sa kanya ng mga sigang kabataan. Anong gagawin niyo sa akin? Tanong niya sa mga ito. Ngumisi ang isang lalaki. Mukhang mabigat yung dala mo ah. Amin na yan. Mahigpit niyang niyakap ang bag. Hindi ko ibibigay sa inyo to. Akin to. Amin na nga sabi. Nakipag-agawan siya sa mga ito. Hindi pwedeng makuha ang kanyang bag. Pareho nilang pinaghirapan ni Budoy ang perang laman nun. Kaso, wala rin siyang nagawa ng pagtulungan siya ng mga ito. Mas malalaking tao ang mga ito kaysa sa kanya, kaya talagang nabugbog pa siya. Tama na yan! Halina kayo! Mukhang tiba-tiba tayo rito! Sigaw ng mismong leader ng mga ito. Naiwang mag-isa at may mga pasasamukha at katawan sa Aaron. Tumutulo ang mga luha sa pisngi niya. Unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. Hindi niya alam kung may patutunguhan pa ba ang paghahanap niya kay Esme. Nakatulugan niya na lang ang pag-iyak. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng panibagong araw. Marami nang naglalakad ng mga tao pero kahit isa, walang naglahad na kamay para tulungan siya. Bumangon si Aaron, napagtanto niya sa sarili na siya lang din ang tutulong sa kanya. Sa kabila ng mga sugat, gutom at pagod, naglakad pa rin siya sa kahabaan ng gilid ng kalsada. Sinusundan niya ang mga ruta ng mga sasakyan na magdadala sa kanya papunta sa kanyang ina. Nang makita niyang sumasabit ang ibang tao sa jeep, nakisabit na rin siya. Nagtawag din siya ng mga pasahero, kaya inaabutan siya ng pera. Kahit papaano, nakakain siya. Nasa karinderya si Aaron, hinihintay ang order na pagkain. Nagulat siya nang may ilapag na isang platito ng adobong manok sa lamesa. Manang, hindi ba ako kumuha ng adobong manok? Sabaw lang po ang hinihingi ko. Mahinang sabi niya sa nagtitinda. Tumango lang ito. Hayaan mo na, libre ko na yan sa'yo. Mukhang pagod na pagod ka na. Parang ang layo pa ng pinanggalingan mo. Sige lang, kumain ka lang. Hindi naman ako malulugi kung pakakainin kita ng isang beses. Napangiti si Aaron. Maraming salamat po, manang. Nangilid ang kanyang mga luha. Kahinaan niya talaga ang mabubuting tao. Sa tuwing may nagpapakita sa kanya ng kabutihan, si Budoy palagi ang kanyang naaalala. Kahit wala ng kaibigan sa kanyang tabi, pakiramdam ni Aaron, hindi pinabayaan ng Diyos na mag-isa siya. Na kahit dumanas pa siya ng 100 beses na pagsubok, may darating pa rin isa para siya isagipin.
Pagkatapos ng mga araw ng paglalakad sa malikabok na daan, sa wakas, narating na Aaron ng village. Lumakas ang pag-asa sa kanyang puso. Para siyang tumakbo sa isang karerang kahit wala pa sa dulo, nagkaroon pa rin ng pag-asa. Gayunpaman, may hahadlang pa rin talaga sa lahat ng mithiin ni Aaron. Tumigil ka nga dyan! Anong ginagawa mong pulubi ka? Hindi ka pwedeng pumasok! Sita ng isa sa mga gwardiya sa kanya, may bahid pa ng pangahamak ang boses. Naligas si Aaron, magkahalong pagod at determinasyon ang kanyang nararamdaman. Nakiusap siya sa mga bantay, sinasabi sa mga ito ang kanyang mahaba at mahirap na paglalakbay, pero hindi pa rin umubra. Sige na po, papasukin niyo na po ako. Kailangan ko lang pong makita ang nanay ko. Kasambahay po siya dyan sa isa sa mga bahay. Kailangan ko po siyang makita. Marami na pong nangyari sa akin. Pagmamakaawa pa ni Aaron. Pero hindi natinag ang mga gwardiya. Ang mga ito ay tila bingi sa kanyang mga salita. Napailing ang guard. Hindi nga sabi pwede bata. Bawal ang pulubi rito. Hindi mo ba nakikita? Exclusive ang village na to sa mayayaman at kilalang tao. Umalis ka na rito. Kapag hindi ka pa umalis, ipapadampot kita. Hinihingal na si Aaron dahil sa pagod. Pakiusap. Papasukin niyo na po ako. Nandito na po ako. Gusto ko lang po makausap ang aking nanay. Napakamot sa batok ang guard. Hindi ka makakapasok. Kapag hinayaan ka namin, kami ang malalagot. Mawawalan kami ng trabaho. Tumulo ang mga luha ni Aaron. Pero dito po nagtatrabaho ang nanay ko. Isa siyang katulong sa isang mansyon dyan. Esme po ang pangalan niya. Mahaba po at itim ang buhok. Tapos morena po. Baka kilala niyo po siya. Sa mansyon po ng mga Montefalco. Napailing ito. Wala kaming kilalang maid na ganyan ang pangalan. Saka sa mga Montefalco pa talaga. Siguradong magagalit ang mga yon. Isa pa, hindi ka namin papapasukin dahil lang dyan. Bawal talaga. May desperasyon sa kanyang boses. Kuya, sige na naman po. Umalis ka na! Naninikip ang kanyang dibdib. Kung kailan abot kamay na ni Aaron ang inang si Esme, saka naman may hahadlang sa kanya. Pero hindi susuko sa Aaron, marami nang nawala sa kanya para lang mahanap niya ang kanyang ina. Kailangan niyang masigurado na makakasama niya na ito. Yun na lang ang pangako niya sa kanyang Tito Teddy at kaibigan na si Budoy. Sa mabigat na puso, tumalikod si Aaron mula sa entrance. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Maghihintay siya sa labas. Hihintay niyang lumabas ang kanyang ina. Siguradong makikita niya si Esme. Pero tatlong araw na siya ron at hindi umaalis. Wala pa rin siyang Esme na nakikitang lumalabas. Kahit umulan, hindi siya umalis doon. Natatakot kasi siyang magkasalisi sila ng kanyang ina. Pero kahit anong gawin niyang paglaban, katawan niya lang din talagang bumigay. Sa malakas na buhos ng ulan, tuluyan siyang nawala ng malay. Nagising lang siyang nasa isang kwarto na. Napakurap-kurap sa Aaron. Halos mabulag siya sa sikat ng araw sa bintana. Umayos siya ng upo, lumingali nga siya sa paligid at pinagmamasdan ang kagandahan ng karangyaan ng silid. Isang mahinang katok sa pinto ang nanggulat sa kanya. Pumasok ang isang lalaking may mabait na mga mata at may maamong ngiti. Ah, gising ka na pala! Sabi nito, nakakaaliw pa ang boses. Ako si Ricky, doktor ako. Nakita kitang walang malay sa harap ng village kaya dinala kita rito. Inaapoy ka ng lagnat. Kumusta ka na? Maayos na bang pakiramdam mo? Ano nga palang pangalan mo? Napalunok sa Aaron, nanunuyo ang kanyang lalamunan. Aaron po ang pangalan ko. Medyo masakit po ang ulo ko. Nasaan po pala ako? Nasa loob ko ng village. Dito ako nakatira. Nanlaki ang mga mata ni Aaron. Talaga po? Please po, tulungan niyo po ako. May hinahanap po ako. Hinihintay ko po ang nanay ko. Nagtatrabaho po siya sa village bilang kasambahay. Kumunot ang noo ni Ricky. Bakit mo hinahanap ang nanay mo? Napayuko siya. Ilang buwan na po, wala po akong balita tungkol kay nanay. Esme po ang pangalan niya. Kasambahay po siya ng mga Montefalco. Montefalco? Abay, kilala ko ang mga yon. May nakasalamuhan na akong isa at masama ang ugali. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang mahanap ang nanay mo. Marahan itong ginulo ang kanyang buhok. Nangilid naman ang mga luha ni Aaron. Talaga po? Gagawin mo po yon? Tutulungan mo po akong mahanap ang nanay ko? Oo naman. Shat, maligot magbihis ka na. Nagpabili ako ng mga damit para sa'yo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Namuo ang pasasalamat sa puso ni Aaron. Tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha.
Labis siyang nagpapasalamat kay Ricky. Salamat po, Doc Ricky. Kumapit si Aaron sa mga salita nito. Isang kurap ng pag-asa ang nag-aapoy sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, natagpuan ni Aaron ang kanyang sarili na napapalibutan ng kabaitan ni Ricky. Pinagsisilbihan siya ng mga katulong. Binibigyan siya ni Ricky ng masarap na pagkain, malinis na mga damit. Nalaman niya rin na single pa ito at nasa abroad ang pamilya. May balita na ako tungkol kay Isme, Aaron. Bungad sa kanya ni Ricky. Napatayo siya agad. Talaga po? Nakita niyo na po si nanay? Malungkot itong tumango. Oo, pero may kailangan kang malaman. Ano pong kailangan kong malaman? Bahagyang napabulong si Aaron. Nanlalaki ang mga mata na may halong pag-asa at pangamba. Huminga ng malalim si Ricky. Tama ka. Nagtatrabaho nga siya sa mga Montefalco. Nakita ko siya kanina. Sumikip ang dibdib ni Aaron. Okay lang po ba siya? Nag-alinlangan pa si Ricky. Mukhang pagod siya. Para siyang may dinadalang mabigat na bagay. Ano pong ibig mong sabihin? Hindi niya mapakaling tanong. Gusto kong dahan-dahanin sa'yo. Ibig kong sabihin, sabi ni Ricky, maingat na pinipili ang mga salita. May kumukontrol sa kanya. Ang kanyang amo, sa tingin ko, minamaltrato ang nanay mo. Kumabog ang dibdib ni Aaron. Ano po? Hindi ko alam pero nakita ko ang paraan ng pagtingin niya kanina. Parang humihingi ng tulong sa akin. Parang may kontrol ang mga amo niya sa kanya. Marahang sabi nito. Naramdaman ni Aaron ang malamig na alo ng takot na bumalot sa kanya. Anong gagawin po natin? Kailangan po siyang paalisin doon. Kailangan po natin siyang tulungan. Ipinatong ni Ricky ang isang kamay sa kanyang balikat. Oo, tutulungan natin siya. Pero mag-isip muna tayo ha. Hindi natin kaya, Aaron. Hihingi tayo ng tulong sa mga pulis. Baka kapag hindi tayo naging maingat, ilagay natin siya sa mas malaking panganib. Maniwala ka sa akin. Alam ko ang sinasabi ko. Pero papaano po kung kailangan niya na tayo? Baka po mas lalo siyang saktan ng amo niya. Huwag kang mag-alala. A-action agad kami. Alam niyang hinahanap mo siya na nasa poder kita. At alam niyang ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ang mga pinagdaanan mo. Sa ngayon, pasensya na. Mangalap muna tayo ng impormasyon. Humanap ng paraan para tumulong nang hindi siya inilalagay sa panganib. Kailangan niya tayo ngayon, Aaron, na maging matatag at mag-isip ng tama. Tumango naman ang batang lalaki. Puno siya ng pag-alala, ngunit determinado pa rin. Alam niyang tama si Ricky. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan niyang gumawa ng paraan para matulungan ng kanyang ina. Ngunit kailangan niyang gawin iyon sa tamang paraan. Katulad ng pangako ni Ricky na rescue na nga ang kanyang inang si Esme mula sa mapang-abuso nitong mga amo. Nang pumasok sa mansyon si Esme, mabilis tumakbo si Aaron papunta dito. Mahigpit niya itong niyakap. Tumulo ang mga luha ni Esme. Magkahalong ginhawa at pagod ang mababanaag sa mukha nito. Masaya po akong maayos na kayo, nanay. Bulong ni Aaron, puno ng emosyon ng boses. Matagal po kitang hinanap. Miss na po kita. Aaron, hindi ko akalaing makikita pa kita. Akala ko mawawala na ako sa mundo na hindi ko man lang nasisilayan ang anak ko. Humahagulhol na sabi ni Isme. Isang kamay ang pumatong sa balikat ni Aaron. Nilingon niya si Ricky. Magkahalong pag-aalala at tuwa ang makikita sa mukha nito. Ligtas na siya ngayon, Aaron. Ang mga pulis na ang umaasikaso sa lahat. Napatingin si Esme kay Ricky. Iniligtas mo ako, Ricky. Iniligtas mo ang buhay ko. Tinulungan mo rin kami ng anak ko. Salamat. Tumango ang doktor. May munting ngiti na naglalaro sa mga labi nito. Hindi ko hahayang saktan ka nila ulit, Esme. Siguradong iiyak ng malalatong si Aaron kapag hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Huwag ka na rin mag-alala sa mga dating amo mo. Pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Mapaparusahan sila. Pangako ko sa inyong mag-ina yan. Salamat talaga, sabi pa ng kanyang ina. Huwag kang magpasalamat, Isme. Ligtas ka na ngayon at masaya na itong batang to. Yun ang mahalaga. Sagot ni Ricky na malumanay ang boses. Tahimik na napangiti si Aaron. Nakatoon ang tingin niya kay Isme. Alam niyang simula pa lang iyon ang mahabang daan patungo sa pagbangon. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mahalaga'y magkasama sila, ligtas at maayos. Hinayaan silang manatili ni Ricky sa mansyon nito. Nang gabing iyon, magkatabi silang natulog mag-ina.
Kinuwento niya lahat ng kanyang pinagdaanan. Pumano po si Tito Teddy dahil sa akin? Umiiyak niyang sabi. Hinawakan ni Esme ang kanyang kamay. Wala kang kasalanan, anak. Nalulungkot ako sa nangyari sa tito mo. Pero kung katapusan na talaga ng oras ng tao rito sa mundo, wala na tayong magagawa roon. Pinunasan ni Aaron ang kanyang mga luha. Yun din po ang dahilan kung bakit ako pinalayas ni Tito Feli. Ako po ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Tito Teddy. Kumunot ang noo nito. Ano? Talagang ginawa niya sa'yo yun? Humanda siya sa akin. Wala siyang karapatang paalisin ka roon. Bahay din natin yun. Umiling si Aaron. Pero hindi ko na po dinidibdib ang pagmamalupit sa akin ni Tita Feli. Namatay na po siya. Isa pa, kung hindi po dahil sa ginawa niya sa akin, hindi ko po makikilala si Budoy. Budoy? Nagtatakang tanong ni Isme. Mas lalong bumagsak ang mga luha ni Aaron. Siya po ang kaibigan ko. Siya po ang tumulong sa akin noong mga panahong palaboy-laboy ako sa kalsada. Nung wala akong makain at sumusuporta sa akin para hanapin kayo. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Esme. Hindi ko po alam. May sakit po siya pero mas pinili niya po akong iwan dahil ayaw niya pong maging pabigat sa akin kapag hinahanap na po kita rito sa Maynila. Nanay, simple lang po ang pangarap niya. Gusto niya rin po ng pamilya. Sabi ko po sa kanya, kapag nakita ka po namin, aampunin niyo po siya. Pero hindi na po nangyari. Iniwan na po ako ni Budoy. Nanay, hanapin po natin siya ha. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng tulong niya. Gusto ko pong tuparin ang pangarap niya. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Mas lalo siyang napaiyak. Para siyang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Simula ng gabing iyon, nagsimula silang bumangon mag-ina. Binigyan sila ni Ricky ng puhunan para magsimula ng negosyo. Lumipas ang mga taon at naging successful iyon. Hindi rin nagtagal, niligawan ni Ricky ang kanyang inang si Esme. Sa sobrang daming magagandang pangyayari sa buhay ni Aaron, hindi niya na namalayan ang bawat paglipas ng mga taon. Dahil kay Ricky at sa mga taong tumulong sa kanya noon, naging isa siyang magaling na doktor. Nagkaroon din siya ng advokasya na tumulong sa mga taong nangangailangan. Isa rin kasi iyon sa pangarap ni Budoy. Doc, ang bait mo talaga. Ang pogi na, matulungin pa sa mahihirap. Bulalas ng isang ginang na hinahaplos ang kanyang braso. Mahina siyang tumawa. Nako naman talaga, misis. Irereto niyo na naman ba ako sa anak ninyo? Nanlaki ang mga mata nito. Paano mo nalaman? Napailing na lang siya. Palagi siyang nakangiti. Nawala lang iyon dahil sa sumunod niyang pasyente. Sa tagal ng panahong lumipas, hindi niya inasahang makikita niya pa ang kanyang Tita Feli. Pumila ito sa libreng check-up. Lola, umupo na po kayo. Naghihintay na po si Doc. Sabi ng mukhang apo nito. Tipid siyang napangiti. Sana'y napatawad na siya nito sa lahat. Dahil bata pa lang siya noon, napatawad niya na agad ito. Pagkatapos ng medical mission, pagod na pagod si Aaron. Pero may gusto siyang daanan. Gusto niyang magkwento sa kanyang kaibigan. Inilapag niya ang mga bulaklak sa puntod ni Budoy. Ano, may medical mission at feeding program na naman? Ikaw talaga, masyado mo akong pinapagod. Kapag ako hindi nagkaroon ng asawa, dagot ka talaga sa akin. Pero joke lang, dapat kasi nandito ka pa. Paano kita gagawing ninong ng magiging mga anak ko? Napangiti niyang pinagmasdan ang langit. Maya-maya ay umalis na siya sa sementeryo. Huminga siya ng malalim. Marami siyang pinagdaanan sa buhay. Gayunpaman, binigyan sa iro ng Diyos ng mga taong umalalay sa kanya para marating ang lugar kung nasaan siya ngayon. At iyon ang labis niyang ipinagpapasalamat. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming maraming salamat po.